po tayong isang pinuno na tumatakbo po siya bilang presidente nung huling election. Dynasty po siya. At sabi po niya, correlation is not causation. Sa mga ekonomista, ang ibig po sabihin niya, hindi porket na dun rin kami, dun sa lugar na may mahirap, ay kami ang gumawa ng kahirapan na yun. Yun po yung kanilang ina-assert. Hindi lang po siya ang nagsasabi niyan, kundi marami pong mga dynasty na bakit kami ang bine-blame ninyo na kung bakit hindi umuunlad ditong lugar na to. Mahirap na to bago dumating pa ako. Yan ang mga sinasabi ng iba. Para po makasagot po dyan sa ano na yan, sa observation na yan, pinutogether po namin yung datos ng buong bansa at tinrack po namin yung pag-unlad o hindi pag-unlad ng iba-ibang probinsya sa ating bansa. Doon po sa study na yan na na-publish nga po namin sa Oxford Development Studies, na peer-reviewed po yan ng mga batikang economist din ng iba-ibang bansa, napatunayan po namin na yung pong pagbabago, yung pong habang lumalago yung mga dynasty, ang nangyayari po, lumalago din ang kahirapan. So, hindi na po pwedeng sabihing chicken or the egg yung sitwasyon na yan, dahil average effect, pag pinagsama-sama mo po silang lahat, yung mabuting dynasty, yung masamang dynasty, yung fat dynasty, yung thin dynasty, the average effect is underdevelopment and poverty. Lumalalim po ang kahirapan. Yan po yung average effect. Ibig sabihin ko nga po, nung nagsalita po ko kanina, natatalo po nung epekto ng masama, yung kaunting epekto ng mabubuti. Mas malakas yung epekto ng masama, in other words. At nakita po namin dun sa datos na yung pinakamasamang epekto nandoon sa mga lugar na kung saan mataba yung dynasty. Ibig sabihin, maraming sabay-sabay na tumatakbo. The fat dynasty variable was a significant predictor of poverty. Yun po yung aming finding dun sa study. Kasi nga po, doon sa mga fat dynasty jurisdictions, maiisip na po natin na hindi na po democratic yung kanilang pamumuno. At malamang impunity na po yung nangyayari dun sa mga lugar na yan. Paano mo po sisipain yung governor na nagnanakaw o kumikickback sa mga proyekto? Ibig sabihin, hindi maganda ang mga daan, hindi maganda ang port, hindi maganda ang mga eskwelahan. Tatlo sa limang mayor ay kamag-anak niya. Dalawang provincial board member ay kamag-anak niya. Yung congresswoman ay kamag-anak niya. Paano mo siya sisipain? Tapos dadagdagan mo pa, nung sinasabi nga ni Dr. Amado Mendoza, na utang na loob. Binuluktot yung magandang karakteristik ng ating mga Pilipino, ng ating po mga kapwa Pilipino, na dahil po dun sa dependence na yon ay uutang na loob ka at hindi mo siya pwedeng palitan kahit na mali na yung ginagawa niya. At idadagdag mo pa po dyan ang violence, ang intimidation, ang vote buying tuwing election, dahil nga marami silang kinickback, marami silang kinurakot, gagamitin din nila yon. So kung ikaw ay isang reformist na pinuno, wala kang pera pero gusto mong gawin ay mabuti para sa ating bayan, wala kang kalaban-laban. At sakali na lang na makachamba ka at manalo ka, wala tayong malakas na political parties at pagdating mo sa Kongreso, puro mga dynasty ang kasama mo. So hindi ka rin makakabago ng sitwasyon. Nag-iisa ka dun. So we are stuck in this low-level equilibrium, and hindi na po chicken or the egg, Senator Pangilinan. Talagang bugok na pareho. Right? Kasi huli na niya yung sitwasyon eh. So mas malakas na yung epekto na hindi tayo umunlad, hindi makaunlad ang mga political parties, hindi makapagbago ng accountability sa local level, kahit na gumawa ka pa ng bagong form of government. Kung ganyan pa rin ang patakaran ng pamimili ng ating mga pinuno, kahit anong form of government pa yan, from France, from Germany, from Australia, US, Canada, ano pang ilagay mo dyan, kung palpak ang pagpili natin ng pinuno, palpak din ang mangyayari na resulta. So unless baguhin po natin yan, and it has nothing to do with federalism, by the way. The anti-dynasty law is in our 1987 constitution. It would have improved the implementation of our local government code if we actually put it in place. It will still improve the implementation of the local government code if we manage to put it in place. It will improve the Bangsamoro and its prospects for development if we put it there in place. Sasabihin ko lang po yung brass tacks po nung anti-dynasty law, kasi napag-usapan po na parang hopeless yung situation. In fact,
hindi po ako hopeless, kaya nga po ako pumunta pa dito ngayong araw na to. Palagay ko po, marami pa rin po tayong pinuno, including among the dynasties, who want change. Bakit po ako naniniwala nito? Hindi naman po sa naive ako at naniniwala ako sa hindi naman mangyayari. Kinalculate po namin ang mga dynasties sa Kongreso. Lumalabas po na pag pinagsama mo ang thin dynasty at non-dynasty sa Kongreso, more than 50% sila ng congressmen. Marami po ang thin at non-dynasty. Bakit po ngayon pwede natin kausapin ang thin dynasty? My proposal is for practical political viability of this proposal. Kasi po, napakalakas ng mga definition. Yung pong sunod-sunod, bawal din. I would consider na pwede po yung sunod-sunod. Kasi po, sa ebidensya po namin at sa datos po namin, hindi po doon nanggagaling yung main failure. Nandun po sa fat dynasty, yung sabay-sabay. So yung sunod-sunod, katulad po nung dinidescribe ni future Congressman Albert, meron naman pong konting delikadesa yung sunod-sunod. Ayaw po nilang magsabay-sabay kasi talaga namang masamang tingnan. Right? Yun naman pong nagsasabay-sabay na, wala na pong delikadesa yun. Talagang kinakapture na nila yung various positions. So yun po dapat ang puntiryahin ng anti-dynasty law. Bye. Yung sabay-sabay po, sasabihin ko rin that that's my number one proposal. And if you put together the non-dynasties and the thin dynasties, you will have a force in both the Congress and the Senate. We calculated this. I can give you the names to approach. The second proposal is this. Kasi po, ang mensahe pong ito ay para sa kabataan. Para po sa kanila ito. Hindi naman po para sa present leadership natin eh. Nakasalalay po sa kanila ang ating kinabukasan. At ang hope po namin ay makakapili po tayo sa pinakamahuhusay at pinakamatitino sa ating mga kabataan. The opportunity that was derived, that was deprived from my generation, we should not deprive the future generations. So the next 25 years should be about inclusive democracy. It should be about stronger leadership, better leadership, accountable leadership. Not the kind that we have seen in the last 25 years that disappointed many of us after the EDSA revolution. So ito pong mensaheng ito ay para po sa kanila. So I never want to call it an anti-dynasty law. I want to call it an inclusive democracy law. So yung pong anti-dynasty provisions, papaliitin po natin yan at marami pong ma-free up na space. Sa aming pong kalkulasyon, 25% of local government officials, conservatively, those are the positions that will be up for grabs by new leaders with an anti-dynasty law based on the definition so far. Now, 25% of new leaders can really make a difference, particularly in some of the poorest places in the country. The other side of the equation is to strengthen the political parties because that will be the supply of alternative leaders. The alternative leaders, the young leaders, will not have a chance to make change if they cannot go to a political party that will support their reform agenda. If they are alone in Dinagat Islands and everyone else is a dynasty, makikilaro ka sa dynasty para ma-maintain mo yung position mo, para makabring home ka ng pera para sa inyong constituents. So pati yung mahusay, mako-corrupt. Until we fix the political parties. And so I think these go together. Political party reform and an anti-dynasty provision brings about an inclusive democracy law.